Okay, mga boss, welcome back. At may pag-uusapan tayo ngayon na na-topic ko na to dati, pero ulitin ko lang para ano, para malinaw tayo. Kasi hindi naman kasi lahat pare-pareho tayo ng opinion, pare-pareho ng gusto, pare-pareho ng trip, magkakaiba. May nagtanong kasi sa akin, sabi niya, boss, worth it ba magpa-upgrade ng amplifier? Yun, so, parang ano siya eh, parang napaisip ako, worth it nga ba? Ang sinagot ko kasi doon sa comment ay depende yan. Depende yan kasi depende sa pagkatao ng may-ari. May mga ano kasi, may mga amplifier kasi na halimbawa, yung dumating sa akin dito, lumang-luma na. Paano niya ba binabase yung worth ng ano, yung halaga ng isang gamit? Para sa iyo ba, ikaw ba yung tao na mahilig sa ano, yung kumbaga may pagkasentimiento or may mga kumbaga may attachment ka doon sa gamit o maganda ang history ng gamit na yon o ano. So depende sa tao. May mga tao kasi na tactical masyado. Para sa akin, yung pag-upgrade ng amplifier, kung practical ka na tao, talagang hindi bagay sa iyo yung pag-upgrade ng amplifier. Kasi magastos po, ito yung katotohanan, magastos po mag-upgrade ng amplifier. Kahit kapirasong ano lang, kapirasong upgrade lang yung ano. Hindi naman, ano yung sa totoo lang eh. May mga upgrade, oo, na nadodoble. Kung dati 200 watts yung amplifier mo, nagagawang 400. Pero yung ano nun, yung cost note or yung gastos note ay malaki. Malaki minsan, halos para ka na ding bumili ng bagong amplifier. Kung practical ka na tao, ang may papayo ko sa iyo, huwag mo nang ipa-upgrade yung amplifier mo, gamitin mo lang as is kung hindi pa naman sira. Tapos bumili ka pa ng isang amplifier, yun. Pero, iba-iba nga tayo ng, ano, ng attachment or ano, touring sa ating mga gamit. So may iba naman kasi na kahit luma na yung amplifier nila, di ba? Sabihin na natin na unang sahod nila, yun ang binili na ng amplifier o pinamahan na sa kanila ng mga kamag-anak. Meron ako dito na ipapagawa sa akin na ano. Tinignan namin kanina, medyo hindi na maganda ang condition ng amplifier. Pero, willing pa siyang gastusan kasi mother niya pa ang bumili nun. Kumbaga gamit pa ng mama niya yun. Kumbaga mama niya ang bumili. Tapos pinamahan na sa kanya. Ayaw niyang mawala o ayaw niyang basta-basta na lang na madispatcha. Kaya, kung magkano nga abutin, kahit nakailang pagawa na siya, ay willing pa siyang gumastos. Para sa kanya, napakahalaga yon, worth it pa na iparepair yan o ipa-upgrade. So, depende sa tao talaga yan. At sa madaling sabi, ang pagiging worth it ng isang amplifier kung ipapa-upgrade mo hindi, nasa sa'yo na yan. Kung paano yung point of view mo na tinatawag. Ako personally, pwede ako mag-upgrade ng amplifier kung sa sarili ko, kung gusto kong i-upgrade, kung pwede naman. Pero bakit hindi ko nagagawa sa mga amplifier ko? Kasi wala na akong oras para mag-upgrade ako ng ano ng amplifier ko, di ba? At saka hindi naman ako yung tipong tao na mahilig talaga sa malalakas. Maliliit nga lang na speaker, okay na ako eh. Yung mga ano lang eh, may maramdaman lang ako na bass na ano, sakto lang, okay na. So iba-iba tayo ng ano. Kaya ang halaga ng isang amplifier o ang halaga ng isang gamit, ang halaga ng pagpapa-upgrade, depende yan sa tao, sa individual. Depende yan. So, hindi natin pwedeng sabihin na yung isang mama nagpa-upgrade ng halimbawa, may photo. Yan, ito, may photo. Halimbawa, ito, pina-upgrade niya to. So, para sa kanya ba, ano, worth ito? Tapos, may magko-comment, oh, ba't mo pa pina-upgrade yan? Nagsasayang ka lang ng pera. Eh, para sa kanya, eh, masaya siya na in-upgrade eh. May mga customer din ako ng ganun. Kaya, yung pag-upgrade ng amplifier, hindi para sa lahat. Hindi ko rin naman talaga yung pinipresa na, ano, o pinopromote na, ano, kung sino na nga may gusto, yun lang. Kasi, sa simula pa lang, pag ano, kaya ayaw ko mag-ano, ayaw ko mag-reply sa mga comment section na nag-uusap tayo ng ano, ng mga kung magkano ang presyohan, magkano yung paggawa, kasi napaka-unethical niyan para sa akin. So, hindi yan yung tamang venue
para pag-usapan yung presyuhan at dyan tayo magtatawanan sa ano sa comment section. Mahirap po yan. Kaya sa mga nagpapaano, nagpapagawa or magpapa-upgrade, PM nyo ako diretso. Doon natin pag-uusapan. Dadatagan ko kayo kung magkano ang presyo, kung magkano ang aabutin. Yun na agad. Estimate o kung ganito yung ano mo, pure copper yung transformer mo, tapos papatungan, ganito yung price. So doon malalaman mo kung sinong interesado o hindi. So sa simula pa lang, kung practical ka talaga, pag nalaman mo kung magkano, sasabihin mo, ay, kunti na lang idadagdag ko, may isa na akong ano eh. May isa na akong amplifier. Actually, halimbawa, itong mga ginagawa ko, 502, tapos ina-upgrade natin na 502H. Yung gastos niyan, parang ano na lang din eh. Kunti na lang idadagdag mo, ano na eh. Kunti na lang idadagdag mo para ka na rin bumili ng ano. Pero sa iba, mas masaya sila doon. Mas masaya sila doon. Na ano. So, ano bang makukuha ng ano? Ano bang makukuha kapag in-upgrade yung amplifier? So, unang-una dyan, lalakas yung amplifier mo. Paano bang lalakas? Hindi naman siya, yung sa akin ha, yung reference ko, yung sa akin, sa ginagawa ko, yung 502H, 502A to 502H. Lalakas siya, hindi naman drastically na malaki yung diferensya. Pero base sa mga feedback na mga napag-upgradean ko na ng amplifier, sabi nila, dati daw medyo malamya yung hataw, yung base. Maano, kumbaga, kung dati daw medyo hindi sila kontento sa hataw sa bayo, ngayon daw nung na-upgrade na, medyo maganda na daw ang bayo. Yun ang sabi kasi silang gumagamit. Hindi naman ako. Pangalawa, titibay. Titibay yung, kasi tinaasan natin ng amperahe yung ano eh, yung mga power transistor na nilakihan natin. Yun ang ano. At saka depende sa upgrade, mga sir, mga boss. Kasi kung mga upgrade lang na magpapalit ka ng capacitor, halimbawa, para sa'yo, upgrade na to, nagpalit ka ng capacitor, tapos naglagay ka ng malaking transistor, wala ka naman binago, hindi mo tinaasan yung supply, ay wala rin yun para sa akin. Wala pa rin yun. So may tamang upgrade talaga. So yung 502 kasi, ito 502, laging binibida natin 502. Kaya lang naman naisipan ko na ano, tumanggap ako ng upgrade kasi yung pinagkopyahan ko, 502 concert din, 502H, parang ganun. So, kinuha ko yung board ng 502, pinagtabi ko, chinik ko kung alin yung mga babaguhin para maging 502H, yung 502A. Tinignan ko kung saan sila naglumaki, kung ano yung mga value ng piyesa na pilitan, ano yung mga binago, ano yung mga tawag dito, tinaasan ng watts, tinaasan ng amperahe, binagong transistor, yun, pati supply, tinignan natin lahat. Kumbaga, yung upgrade ko, hindi yung sabi na basta lang ako nag-upgrade ng, ay, taasan ko lang ng transistor, baka sakaling lumakas. Uy, lakihan ko lang ng capacitor, baka sakaling, lumakas na yung, ano, power ng amplifier ko, parang ganun. So, hindi ganun, may pinagbabasihan tayo. Kumbaga, kinopya din natin doon mismo sa design din ng ano. Kasi, alam mo, yung concert, may mga engineer din yan na magdi-design dyan ng ano para kung kaya pa ba ng ano. Kasi, hindi naman basta-basta mag-upgrade ng wala lang na basta ka lang naisipan mo lang na, ay, i-upgrade ko nga to. So, kung wala kang babasihan dahil naisipan mo lang ito, alam mo ba, yung resistor na nakalagay dito ay 5 watts, gawin mong 10 watts. Parang ano, para taasan, wala pa rin yun. Pero balik tayo dun sa ano, worth it ba talaga magpa-upgrade? Sa mga interesado at saka sa mga gusto, para sa akin, worth it. Sa mga willing gumastos, sa mga merong extra pera, worth it talaga. So kung value for money talaga yung pinag-uusapan natin, kasi pag sinabi natin worth it, overall satisfaction ng ano ng customer yan eh, ano, yung overall satisfaction mo ang pinag-uusapan natin. Kasama na doon yung masaya ka ba nung na-upgrade? Gumanda ba yung pakiramdam mo? Nag-enjoy ka ba? Parang ganun. Tawag dito. Sulit ba yung binayad mo? Yung tinatawag nila na value for money. So, sulit ba? Parang ganun. Yung sa madaling sabi, parang yun naman talaga eh. Ang
ano niyan eh, ang mapupuntahan diyan yung pinag-uusapan natin ng worth it. Yung iba kasi parang ganoon lang naman talaga, worth it eh, value for money talaga yung pinag-uusapan. Kung practical ka nga, huwag ka na magpa-upgrade, bumili ka na lang ng ano, ng amplifier, yun sa madaling sabi. Pero kung ako man, halimbawa ako may 5-auto ako, syempre isagad ko na, i-ano ko na, i-upgrade ko na. Total ako naman ang ano, ako naman wala namang labor na kasi piyesa lang kailangan ko. Di ba? Maganda rin minsan yung upgrade pa sa tama, tama ang pagkagawa. Pero yun nga lang, kung medyo natmako, kung medyo natmako ka, hindi to para sa iyo. Sa mga galante lang to o kaya sa mga talagang willing na willing. Kasi ano eh, marami din, may mga sa pool nung nag-upload ako ng ano, sa pool nung nag-upload ako ng upgrade ng amplifier na 502A or 502B yun to 502H. Inulan din ako ng comment at saka mga chat. Marami din nag-PM sa akin. Kaya lang, nung pinapakitaan ko na ng computation kung magkano nga abutin, syempre kailangan ano din eh, may labor din tayo dyan kasi ano eh, hindi naman madali mag-upgrade lang eh. Madali lang panoorin sa video, pero kung gagawin mo na, medyo ano, lalo na kung ano sa akin, katulad ko na medyo mabagal to mabaho. So, ubos oras talaga. Yun na nga, nung marami nagtanong, ito ka na, may iba na shock nung nung binigay ko yung computation, may iba na na-shock. Ah, ganito pala. Ay, sige sir, yung mga ano, yung mga linyahan na ano, nung una, yung iba nga, natatawa nga kasi nung una, napaka-eager nila, o napaka-kulit nila, o talagang ano eh, minamaya mo. Sir, ano, sure na customer ako. Magkano pa pa-upgrade sir? Sigurado magpapagawa, sigurado ganito, ganyan. Ang dami, papa-upgrade ko yung ano. Nung nabigyan ko na ng computation, ay sige sir, ano, paalam ko muna sa misis. Yung iba naman, ay sir, pagsahod ko na lang. Ay sir, pag-ipunan ko na lang. So sa mga sumagot ng ganon, ilan lang din naging totoo doon. Ilan lang din yung talagang nakalusot doon. So, sabi natin, sa 10 nagtanong, siguro isa lang talaga yung totoong nagpa-upgrade. Kung babasin. Wala pa naman kung ganon na-upgrade ngayon. Sa 10 lang in-upload ko yung video na yun, nakaraang taon siguro. Nakailang upgrade na ba ako ngayon? Parang ano pa, wala pa ata sa 10 eh. Wala pa sa 10 yung nagpa-upgrade sa akin ng gano'n. Ngayon, nakalipas na ngayong buwan na to at saka nakaraan, nakadalawang pa-upgrade pa lang ng 5-auto ano, customer ko. So, kung perang pag-uusapan at medyo natmako kayo o talagang nagtitipid kayo, ang payo ko dyan, huwag na kayo magpa-upgrade. Bili na lang kayo ng bagong amplifier o kaya power amp kung gusto nyo talagang malakas. Para lang sa may mga sentimental o sa mga ano. Kumbaga parang ano kasi yan eh. May tinatawag ko sa amin, halimbawa kami nagtrabaho ng parang labor of love. Kumbaga, pagmamahal lang namin doon sa ano eh. Kumbaga, halimbawa, isa sa dahilan kung bakit pina-upgrade kong ano kasi siyempre, halimbawa, mahal natin yung ating gamit, parang pinapa-upgrade natin para mas maganda pa, parang gano'n. Parang gano'n. Pero, siyempre yun, may katumbas yun na halaga. Nahalaga sa pera. Yun lang, mga sir, mga boss, ang payo ko sa mga nagtatanong ng ano, upgrade ng amplifier.